Ano ma, dito nyo na naman patutulogin yung mga to? Oo, kahit isang linggo lang. Isang linggo? Ang bihira naman oh! Utos-utusan lang ako ng mokong na yan dito eh. Tapos gagawa na naman siya ng ingay dito tuwing hating gabi. Pwede ba sumang-ayon ka na lang? Sumang-ayon? Eh paano kung ayoko ha? Damon, wag na, tama na! Yabang mo ah, baka gusto mong sipahin kita ng matanggal ang angas mo. Damian! Talaga? Ba't di mo na ituloy ngayon? Eh, tama na! Huwag ako na di mo kayang ituloy eh. Dahil puro ka lang salita. Isa kang duwag, ungas! Ano ba? Tama na nga! Damian, wag mo na pangulan. Tama na! Tigil na kayo! Pare! Herald! Pare, Herald! Wag na! Lumakas na nga lang! Herald! Tama na pare! Ano ma? Kakampihan nyo na naman yan? Sige na, ilabas nyo na yan si Damon! Sige po, tara na insan! Halika na pare, tama halika na! Halika na! Na. Pagpasensyahan mo na kapatid mo. Kausapin nyo yan ma ha? Yung mga yon, sila pa tong may ganang magalit habang ako itong pinaghihinita nila. Mga anay sila. May bahay na nga sila sa malayo eh. Bakit di sila manahimik doon? Isa pa tong si mama eh. May problema rin siya. Lahat ng mga nagiging desisyon niya pagdating kila Damian, puro mali ang kinakalabasan. Hayaan mo na yan, Insan. Unawain mo na lang yung mama mo. Malay natin, baka namimiss niya rin sila Damian. Kahit sinong magulang naman, nangungulila rin sa anak nilang napapalayo sa kanila eh. At siguro rin, kung dumating man ang panahon na magkakapamilya ka rin, mangungulila rin sa iyo mama mo. Gaya lang nung ginagawa niya sa kuya mong si Damian. Hindi naman kasi yun ang basihan eh. Sa aming apat na magkakapatid, si Damian lang talaga pinakapaborito niya. Palibhasa kasi na aksidente lang noon. Siya tong bunso sa mga mata niya. At siya rin tong sikat na tao para sa kanya. Ngayon parang iniisip ko yung nakakatandang kapatid ko nagiging mamas boy na rin eh. Kung kailan siya tong may asawa't anak na. Pabuti na lang napigilan namin kayong magpang-abot. Paano kung wala kami dito? E di nagsusuntukan na kayo niyan. Ano na mangyayari sa pamilya niyo pag nataon? E di wasak na ang buong pamilya namin. At alam mo kung sino yung sisisihin ko ng masigit pa? Si Damian. Dahil sila tong lagi nagpapapansin at nanggugulo sa buhay ko. Imbis na manahimik na lang sila sa tinutuluyan nila. Bakit nyo naman naisipan na makituloy dito ng isang linggo? Eh paano po kasi ma? Problemado po kami ngayon. Bakit naman? Paano po kasi, yung tiyuhin po ni Tricia na si Mang Giovanni, nangingigil po ng pera sa amin. Ano? Talaga ginagawa niya yun sa inyo? Di lang naman po ako eh. Meron din po siyang kinikilan dun sa Kogyo. Ginulpingan niya nung hindi siya binigyan eh. Ha? May bisyo ba yung taong yun? Ganun na nga po. Eh di delikado pala dun sa tinitirahan ninyo. Dapat dito na lang kayo manirahan kasama namin. Siguradong ligtas kayo. Tsaka na po namin pagpaplanuhan yan. Sa ngayon po, mag-uunti-unti po kami sa pagpapadala ng gamit dito. Tsaka makalayo sa kanya. Delikado po kasing tao yun. Nakulong na dati. Lalo kahit gabi, lumalabas-labas yun. Tsaka naglalasing. Mahirap rin po kapag naubusan na ako ng pera tas di ako magbigay. Baka biglang magwala yun. Tas kami naman pag inida ng galit niya. Sige, mamaya kakausapin ko si Papa kapag nakarating na siya. Salamat po ma. Dahil lagi niyo po ako tinutulungan. Wala nga naman yun, anak. Gagawin ko ang lahat basta mailayo ka sa kapahamakan. Ang pamilya ko ay sa pundulong nagbubuhos. Naglalakad sa daan at mga nagbawaga. Sa likod ng mga mitis niya ka, nililay na